So mga tol, napakasweet nga po ng mensahe ni former 3 Division World Champion General Casimero sa kanyang kapatid at head coach na si Jason Casimero. Nag I love you kasi si Cuadro alas kay Jason. Deserve umano ni Kuya Lodes na bilan daw ito ng bagong sasakyan na katulad ng sa kanya. Dahil daw yan sa dalawa sila ang naghirap na abutin ang pangarap nila. Umiyak pa nga si Jason at ng asawa niya noong isurpresa sila ni Cuadro alas ng bagong sasakyan. Kahit marami ang nang babas dito kay Jason matapos ang laban ni Cuadro alas kay Uguni noong October 12 sa Japan na nauwi sa technical draw dahil sinisisi si Jason na hindi maganda ang performance ni Cuadro alas. Pero para kay Casimero mga tol, si Jason pa din ang the best head trainer. Gusto kasi ni Cuadro alas kung ano ang naabot niya, ganun din ang maabot ng kanyang kapatid. Kaya kahit anong sabihin ng iba, hindi mapaghihiwalay ang dalawa. Marami kasi ang nagre-request na palitan na daw itong si Jason Casimero bilang head coach. Ayon naman sa team Casimero mga tol, si Jason pa din daw ang head coach. So guys, ito lang yung sasakyan ni Kuya Lodes. Sa kabilang banda naman mga tol, top contender super bantamweight car James Martin may laban na daw. Pero ayon sa post niya mga tol, may laban daw siya sa labas ng Pilipinas at yan daw ay sa bansang Israel. Seriously, ipagdasal daw natin naman nung balik ang kapayapaan sa Israel at buong mundo. Tuloy-tuloy naman daw ang pag-iinsayo niya ngayon mga tol habang inihintay umuno niya na maasikaso ni Sean Gibbons ang visa niya. Samantala, malungkot na balita naman po ang naganap noong nakaraang araw, October 21, na laban dito sa Pinas dahil pinabagsak agad sa round 1 ng hapon ng Pinoy na si Jesse Chris Rosales. Isang body shot nga po ang pinakawala ng hapon mga tol na si Miyoto Noguchi na nagpatiklop dito sa Pinoy. Hindi na nga po nagawang bumangon pa ng Pinoy at tuluyan na siyang humiga sa lona. Umabante na ang record niya sa 5 wins, 2 losses with 5 knockouts. Habang bumagsak naman ang record ng Pinoy sa 23 wins, 6 losses and 1 draw. Sa kabilang dako naman mga tol, sa December 9 na nga po ang pagbabalik ni former world champion Kit Turman. Haharapin niya ang may hawak ng WBA welterweight belt na si Imantas Stanyones. Samantala, lalaban naman po ang Pinoy prospect na si Kenneth Lober. Haharapin niya ang tinalo ni KJ Katarana si Edward Heno na magaganap sa Cavite City. Sumatindi nga din po itong si Edward Heno mga tol. Nahirapan din si Kataraha dyan mga tol at nahilo din sa suntok ni Heno. Kaya masusubukan dyan si Kenneth Lober mga tol. Abangan natin yan sa November 5. Sa mga hindi pa nakakaalam mga tol, may nakatakda din laban si KJ Kataraha kontra sa kapwa Pinoy na si JR Aquinel na magaganap po sa bansang Japan ngayong November 11.